Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Balasubas na Amo. Bakit ngayon ka lang yun, Deng? Hindi ba dapat eh kahapon pa lang nandito ka na? Eh, pasensya na po kayo, Don Ramon. Hindi pa po kasi tuluyang magaling ang apo ko. Hinintay ko po munang tuluyan siyang gumaling. Wala din po kasi akong katuwang sa pag-aalaga eh. Ang apo mo naman ang dinahilan mo. Wala na akong narinig sa'yo kung hindi ang apo mo. Gumagawa ka lang ata ng dahilan para makaiwas ka sa gawain dito eh. Hoy, Indeng, baka nakakalimutan mo kung bakit kita tinanggap sa bahay ko. Ay, hindi ko po nakakalimutan, Don Ramon. At hindi rin po ako nagdadahilan lang. Pasalamat ka. Kahit uugod-ugod ka na, ay tinanggap pa rin kita dito sa pamamahay ko. Dahil sa awa sa inyong maglola. Kaya marapat lang na tumbasan mo ang ginagawa kong tulong. Lalo na dyan sa apo mo. Nakakaintindihan ba tayo, Indeng? Opo, Don Ramon. Patawarin niyo po ako. Hindi na po ito mauulit. Pangako po yan. Abay, dapat lang. O sige, umalis ka na sa harapan ko. Baka kung ano pang magawa ko sa iyo. Yukong-yuko namang umalis si Aling Indeng sa harap ng matandang Don. Pinigil na lang niya ang luhang kanina pa gustong maglanda sa kanyang mga mata. Dumiretso siya ng kusina para doon umpisahan ang kanyang trabaho. Maya-maya ay umalingaw-ngaw na naman ang galit na boses ni Don Ramon sa buong kabahayan. Natataranta namang pinunta nito ni Aling Indeng. Bakit po, Don Ramon? Pumuti na lang ang buhok mo sa mundong ito. Hindi ka pa rin natututo magluto ng tama. Nilaga lang, hindi mo pa alam timplahan. Eh, hindi ko po kayo maintindihan, Don Ramon. Ano po bang problema sa iniluto ko? Kahit kailan talaga, tonta ka! Gusto mo bang magkasakit kami sa bato? Pagluluto lang, hindi mo magawa na maayos. Nakakahiya kang tumanda na lamang ng tatanga-tanga. Napatingin naman si Aling Indeng nang mahinang magtawanan ang dalawang apo ng Don. Kasalukuyang nagbabakasyon ng mga ito sa mansyon. Bigla siyang kinutuba ng hindi maganda sa ginawa ng mga ito. Ano po ba talaga ang problema sa nilaga? Yan po ang paborito ng mga apo. Hindi na naituloy pa ni Aling Indeng ang iba pa niyang sasabihin nang biglang ihagis ng Don ang malaking bowl ng mainit na nilaga sa kanyang harapan. Natalsikan siya ng mainit na sabaw sa mukha at dibdib. Napaigik na lang siya at tuluyan ng napaiyak. Ikaw ang kumain yan para ikaw magkasakit sa bato at hindi kami. Simpleng luto lang yan eh, hindi mo pa magawa ng tama. Paanong gaganahan ng mga apo ko sa pagkain ng maalat na ulam? Kaya pala walang tumatanggap sa iyo sa trabaho eh. Bukod sa matanda ka na, wala ka pang alam. Oh, alam mo, tinatayo-tayo mo dyan. Sige na, iligpit mo na yung kalat na yan. Hilam na sa luha ang mga mata ni Aling Indeng nang putulin niya ang ilang hiwa ng karne ng baka at ilang gulay na natapon sa marmol na sahig. Sa sulok ng kanyang mga mata ay kitang-kita niya ang pag-ismid ng dalawang dalagitang apo nito habang patuloy sa pagbubungis-ngisan. Bago makatalikod si Aling Indeng, muling nagsalita ang Don. Yam na basag na bole, idadagdag ko yan sa inutang mo sa akin, ha? Mas mahal pa yan sa buhay mo. Kasalanan mo kung bakit yan nabasag. Sandali lang sinundya pa ni Aling Indeng ang amo bago nagmamadaling tinungo ang kusina. Dahil sa napakaraming ipinapagawa sa kanya ng Don, maghahating gabi na nang makauwi si Aling Indeng sa maliit na dampa na kanyang tinutuluyan. Naabutan niya ang kanyang apo na gising pa rin at nakadungaw sa may bintana. Tanging gasera lamang ang ilawan nila dahil hindi nila kayang magpakabit ng kuryente. Apo, bakit gising ka pa? Yasking bata, ireo. Huwag mo na ako gihintayin sa susunod, ha? Kumain ka na ba ng hapunan? Yung gamot mo, nainom mo ba kanina?
Sunod-sunod na tango ang ginawa ng apo ni Aling Endeng. Bakas rito ang saya na makitang nakauwi na ang kanyang lola. May kapansanan ng bata kaya kahit edad 10 na ito ay hindi pa rin nakakapagsalita. Tango at iling lamang ang kanyang komunikasyon at panakanaka nitong pagsenyas ng kamay. Pasensya na apo ha kung ginabi ng husto si Lola. Ang dami kasing trabaho sa mansyon eh. Hindi bale, babawi na lang ako sa linggo. Ipapasyal ulit kita sa may parke. Magpipiknik ulit tayo. Tsak eh, hinihintay ka na doon ng mga kalaro mo. Bumakas naman ang labis na kasiyahan sa mukha ng apo ni Aling Endeng. Anak ito ng nag-iisa niyang anak na babae na matapos mabuntis ng nobyo noon ay bigla na lang naglahong parang bula. Sinundan ito ng kanyang anak ngunit maging ito ay hindi na rin nagpakita sa kanya. Oh, ito apo, oh. May pasalubong ako sa iyo. Kainin mo to para kahit papaano eh may sustansya ng prutas ang katawan mo. Kapag wala si Lola, huwag mong kakalimutan na inumin ang mga gamot mo ha, para gumaling ka na kagad. Tumango naman ang bata at hinagkan pa siya sa pisngi. Nangingilid naman ang luha sa mga mata ni Aling Endeng at niyakap ng mahigpitang apo. Ang kaninang pagod na nararamdaman ay tuluyan ang naglaho. Mahal na mahal kita, apo. Ikaw ang tanging yamang ko sa mundong ito. Nabubuhay lang ako para sa iyo. Wala akong hindi pwedeng gawin alang-alang sa iyo, tandaan mo yan. Nang gabing yun, ay magkayakap na natulog ang maglola sa papag na nasasapinan lang ng lumang foam. Kinabukasan, kahit mabigat ang katawan, ay pinilit pa rin pumasok ni Aling Endeng. Iniwan na lang niya ang pagkain at gamot ng apo sa lamesa. Naka, kaunti na lang pala itong gamot ng aking apo. Matagal-tagal pa ang gamutan para tuluyan ang gumaling si Jope. Malalim na lang na napabuntong hininga si Aling Endeng. Bago lumabas ng bahay ay hinigkan pa niya sa noo ang himbing pang apo. Pagdating sa mansyon na kanyang pinapasukan, agad niyang kinausap si Don Ramon. Aba, Endeng, hindi ka pa nga nakakabayad sa inutang mo para sa operasyon ng apo mo noon, ha? Uutang ka na naman. Baka malapit ka na sa hukay eh, hindi mo pa yan nababayaran. Nakikiusap po ko, Don Ramon. Kailangan lang po ng apo ko. Hindi po pwedeng matigil ang pag-inom niya ng gamot. Mababali wala pong operasyon niya kung hindi tuloy-tuloy ang pag-inom niya ng gamot. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Wala akong may papautang sa'yo. Aba, abusada ka rin ha. Hindi porke pinautang kita eh, sasamantalin mo na. Uutak na lang uutang. Nagmamakaawa po ko sa inyo, Don Ramon. Kailangan lang po talaga ng apo ko. Lahat po ng ipag-uutos niyo ay gagawin ko. Makahiram lang ako ulit sa inyo. Hindi ka ba talaga nakakaintinding matanda ka? Sinabi nang wala akong may papautang sa'yo. Puro na lang apo mo ang dinadahilan mo. Malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Nagmamakaawa po ko sa inyo, Don Ramon. Maawa po kayo sa apo ko. Mayroon din po kayong mga apo. Kahit papaano ay naiintindihan nyo ang damdamin ko at pag-aalala. Huwag na huwag mo kung may kukumpara sa iyong hampas luba ka. Isa ka lamang pobreng matanda na nabuhay sa mundong to. Kahit kailan, hindi mararanasan ng mga apo ko ang kamiserablihan ng buhay ninyong maglola. Baka gusto mong ihampas ko sa pagbumukha mo ang baston ko para matauhan ka. Wala na po kasi akong ibang maiisip na malalapitan. Kundi kayo lang. Ano bang akala mo sa akin, ha? Bangko na maya-maya mong kukuhanan ng pera? Hindi naman po sa ganon. Talaga lang pong wala na akong ibang malapitan. Hirap din po kasi sa buhay ang mga kakilala ko. Hoy, Endeng, hindi porke tinulungan kita noon, eh mamimihasa ka na. Ginawa ko lang yun para maging mabango sa mga tao. Huwag mong iisipin na lagi ka nang nakakahingi sa akin. Kayong mga pobre,
Minsan lang kayong tulungan eh gusto nyo ng sagarin. Nagkataon lang po na nasa mataas kayo na antas ng buhay. Kaya hindi nyo naiintindihan ang kalagayan naming mahihirap. Ay! Pinapangaralan mo ba ako, Hinding? Ito naman ang masasabi ko. Kayong mga mahihirap, lagi nyong gusto na lang iasa ang mga pangangailangan nyo sa aming mapepera. Hindi naman po sa ganon, Don Ramon. Baka sakali lang naman po sana na makairam muli. Kung kinakailangan po na lumuhod ako halang-halang sa apo ko. Kahit maghapong ka pang lumuhod sa harap ko, kahit umiyak ka pa ng dugo, wala akong ibibigay sa'yo, maski isang singkong duling. Lahat po ay gagawin ko. Maawa na kayo sa apo ko. Isa na lang po ang tanging meron ako. Hindi ko po kakayanin kapag pati siya'y mawawala sa akin. At tigas din ang mukha mo, ano? Kung iaampas ko kaya sa'yo itong baston ko, ha? Lalambot kaya yung pagmumukha mo? Huwag po, Don Ramon. Maawa na kayo. Eh pues, dumayas ka sa harapan ko kung ayaw mong gawin ko sa'yo yung sinabi ko. Nakaramdam naman ng takot si Aling Indeng sa banta ng Don, kaya dali-dali na itong tumalikod. Nang hapong yon ay umalis na si Don Ramon at ang dalawa nitong apo. Kaya maagang nakauwi si Aling Indeng ng araw na yon matapos magawa ang lahat ng pinagagawa nito. Dumaan muna siya sa mga kakilala bago umuwi, ngunit bigo siyang makahiram ng pera. Nauunawaan naman niya ang mga ito dahil tulad niya ay hikahos din sila sa buhay. Mapalad pa nga siya kung tutuusin dahil meron siyang nalapitan ng kailangang maoperahan ng apo. Kahit papaano ay nalutas ang pinakamabigat na problemang kinaharap niya. Napasigok siya habang naglalakad dahil uuwi siyang walang dalang gamot para sa apo. Napatingala na lamang siya sa langit. Kung parusa man ninyo ito sa akin, lubayan niyo po ang aking apo. Ako na lang ang tatanggap ng lahat ng parusa ninyo. Kaawaan niyo nawa ang apo ko, Diyos ko. Pagdating sa bahay, ay naabutan niyang nakahiga lamang ang kanyang apo. Mukha rin itong matamlay. Mabilis ang paglapit niya rito. Jopet, apo, masama ba ang pakiramdam mo? Hala, ang taas nga ng lagnat mo. Ay, teka lang ha, pupunta lang ako sa tindahan para umutang ng gamot. Sana meron silang tinda. Walang tindang gamot na pambata sa tindahan. Mabuti na lamang ay may natira pang paracetamol para sa apo nito ang may-ari ng tindahan. Ibinigay na lamang ito kay Aling Indeng na abot langit ang pasasalamat sa babae. O apo, inumin mo muna tong gamot para gumaling ka na. Baka naulanan ka kanina kaya ka nilagnat. Di ba sabi ni Lola, dito ka lang sa loob ng bahay? Agad namang tumalima ang bata. Sabay yapos nito sa Lola. Gusto lang atang maglambing ng apo ko eh. Pinakaba mo pa ang Lola. Uy, grabe siya oh. Napahagikik pa si Jopet nang kilitiin siya ng kanyang Lola. Hindi muna pumasok si Aling Indeng kinabukasan. Inabot pa ng dalawang araw ang lagnat ng apo. Hinintay niya munang tuluyang itong gumaling bago pumasok sa trabaho. Pagdating sa mansyon, ay galit na galit siyang sinalubong ni Don Ramon. May gana ka pa talaga magpakita ng mukha mo ditong matanda ka! Kung nagagalit mo kayo dahil sa ilang araw kong hindi pagpasok, eh, patawarin niyo po ako, Don Ramon. May sakit nga po kasi ang apo ko. Hinintay ko po munang mawala ang kanyang lagnat. Wala rin po kasi ako mapagbibilinan. Tonta ka talaga! Ang ikinagagalit ko sa kabila ng ginawa kong pagpapautang para sa operasyon ng apo mo, ay magagawa mo pa akong pagnakawan sa sarili ko pang pamamahay. Wala kang utang na loob! Ano po? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Don Ramon. Hindi ko po magagawa yun sa inyo.
Sinungaling ka talaga, matanda ka! Dapat sa iyo ay makulong! Mabulok sa bilangguan! Maawa po kayo, Don Ramon. Hindi ko po yun magagawa sa inyo. Maniwala po kayo. Sa tingin mo, maniniwala ko sa isang hampas lupang katulad mo? Nungka! Mabulok ka sa bilangguan! Maawa po kayo sa akin. Sinusumpa ko, hindi ko yun ginawa. Dahil hindi kita pinahiram ng pera, kaya pinagnakawa mo na lang ako? Saan mo dinala ang ninakaw mo? Sa apo mo na naman? Paan mo nagagawang pakainin ng apo mo mula sa nakaw? Pero wala po kong kinukuha. Maniwala po kayo. Kahit mahirap lang ako, hindi ko po magagawa yan. Hindi nga po pumasok sa isip ko magnakaw kahit gipit na gipit ako. Diyan kayo magaling sa drama eh. Magpaawa para magmukhang biktima. Hindi mo ako maloloko, ano? Nagsasabi po ako ng totoo. Sa tingin niyo po kaya eh, babalik pa ako rito kung ninakawan ko kayo. Kaya ka bumalik kasi akala mo hindi ko pa napapansin na may nawawala kaya gusto mong magnakaw ulit. Ang galing rin ang plano mo, ano? Hindi po yan totoo. Inosyente po ako at paulit-ulit ko po yung sasabihin. Mga po, ikulong niyo siya hanggat hindi dumarating ang mga pulis. Baka makatakas pa yan. Huwag po. Bawa po kayo sa akin, Don Ramon. Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Huwag po. Ipinakaladkad pa siya nito sa dalawang apo, papunta sa basement at pasalyang ipinasok sa loob. Ha! Diyan ka! Hanggat hindi ka umaamin sa kasalanan mo! Parang awa niyo na po, Don Ramon. Hindi pa magaling ang apo ko. Walang kasama ng apo ko sa bahay. Baka mapano ng apo ko? Don Ramon, ang kasalanan, hindi ko po magagawa ang magnakaw. Isang malaking pagkakamali ang tinanggap kita rito. Walang utak na loob. Sana hindi na kita tinulungan noon dun. Alam ko lang na ito ang igaganti mo sa akin. Don Ramon, maawa na po kayo. Kahit sabo ko na lamang, may kapansanan po siya maliban sa sakit. Hindi po siya maaaring maiwan ng matagal. Eh bay, sana'y naisip mo yan bago mo ako pinagnakawan. Ngayon, magmamakaawa ka para sabo mong may sakit at kapansanan? Pwes, sabay niyong pagdusahan ang ginawa ninyo. Ngayon, pati apo mo, madadamay sa ginawa mo. Lahat po ay gagawin ko. Huwag niyo lang akong ikulong dito. Maawa na po kayo. Nagmistulang bingi si Don Ramon na tinapunan lang siya ng matalim na sulyap bago tumalikod. Si Aling Endeng naman ay patuloy sa pagmamakaawa hanggang mamaus na lamang. Napadaus-us na lamang siya habang humahagulgol. Si Don Ramon naman ay kausap sa telepono ang hepe ng lugar nila. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, baka kasi may magsuplong. Mabuti na yung alam nyo na kaagad. Gusto ko lang turuan ng walang utang na loob na matandang ito dahil sa ginawa niyang pagnanako sa akin sa kabila ng kabutihan na ginawa ko sa kanya. Sige. Salamat, hepe. Matapos ang tawag ay ngingisi-ngisi namang napasandal na lang sa upuan ang Don. Samantala, ang dalawang apo niya ay tahimik lang sa isang sulok. Patuloy naman sa pagmamakaawa si Aling Indeng kahit walang pumapansin sa kanya. Parang awa niyo na, Don Ramon. Palabasin niyo na ako rito. Wala akong kasalanan. Maawa po kayo sa apo ko. Makisakit siya. Baka mapano si Jopet. May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo ako. Kahit naririnig ni Don Ramon at dalawa nitong apo ang mga palaho ni Aling Endeng, magana pa rin silang naghahapunan ng mga sandaling yon. Hindi alintana na hindi pa kumakain maghapon ang matandang babae.
ni tubig ay hindi nila ito binibigyan. Tatlong araw nang nakakulong sa basement si Aling Endeng. Walang pagkain, walang tubig. Ngunit ang kapakanan ng apo pa rin ang kanyang iniisip. Jopet, mga tatag ka apo ko. Hintayin mo ang lola. Sobra ka na, Don Ramon. Oras na may masamang nangyari sa apo ko. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Napatayo bigla si Aling Endeng sa pagkakasalampak sa malamig na baldosa nang makarinig ng paparating na yabag ng mga paa. Bumungad sa kanya si Don Ramon na may dalang pagkain. Kahit hindi nito ilapit, naamoy kagad niya na panis na yon. Ah, eto na ang pagkain mo. Tutal, bulok naman ang pagkatao mo. Matapos kitang tanggapin sa pamamahay ko, tulungan ka sa magpapa-opera sa apo mo. Eh ito bang igaganti mo sa akin? Para kang aso na pagkatapos kong palamunin sa palad, ikaw pa pala ang kakagat sa akin? Maniwala po kayo, Don Ramon. Hindi ko po yun ginawa. Wala po kong ninakaw kahit na ano. Tayong apat lang ang naririto sa bahay na ito. Sinong gagawa nun? Ang mga apo ko? Pinag-iisipan mo ba silang gagawin yon, ha? Wala po kong iniisip na ganyan. Pero paulit-ulit ko pong sasabihin, hindi ko po yun magagawa sa taong pinakakautangan ko ng malaking utang na loob. Maniwala po kayo, Don Ramon. Matigas rin talaga ang mukha mo, no? At ayaw mo pang umamin? Pwes, mabulok ka rito! Inihagis nito sa kanya ang platong may laman ng panis na pagkain. Hanggat hindi ka umaamin, dito ka lang. Magpasalamat ka na lang na hindi kita isinuplong sa mga pulis. Dahil kung hindi, mas masahol pa dyan ang mararanasan mo. Don Ramon, huwag niyo po akong iwan dito. Palabasin niyo po ako. Ang apo ko, wala siyang kasama. Baka ba paano siya, Don Ramon? Kahit anong pagtawag at pagkalampag ni Aling Endeng sa nakapinid na pinto ay hindi na yon bumukas. Napatitig siya sa nakataob na plato at sa natapon nitong laman. Muli na namang napaiyak si Aling Endeng. Sa pinaghalo-halong pag-aalala sa apo at sa awa sa sarili. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang pinulot ang pagkain sa sahig habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha sa mga mata. Hindi dapat ako panghinaan. Kailangan malakas ako pag-uwi sa bahay namin. Kailangan pa ako ng apo ko. Jopet, hintayin mo si Lola, ha? Isang linggong na natili sa loob ng basement si Aling Endeng. Nang palabasin ito ni Don Ramon, butot balat na lang ang matanda. Humpak na rin ang pisngi at nanlalalim ang mga mata. Tanda ng hindi maayos na pagkakatulog. Blanko rin ang mukha nito habang nakatingin sa Don. Bago kita payagang umalis, pirmahan mo muna yan. Para saan po yan? Malamig na tanong ni Aling Endeng habang nakatingin sa papeles na iniabot sa kanya ng matandang Don. Nakatapos naman siya sa high school kaya kahit papaano ay nakakabasa at nakakaintindi siya. Alam ni Aling Endeng kung para saan yon. Huwag ka nang magtanong. Basta, pirmahan mo na lang yan. Para makalis ka na. Kapag pinirmahan mo yan, kakalimutan ko na ang kasalanang ginawa mo. Alam niyo na wala kong ginawang kasalanan. Eh kung hindi ka pipirma, mabuti pang tumawag na lang ako ng pulis para tuluyan ka na mabulok sa kulungan. Tingnan ko lang kung makita mo pa yung apo mo. Sa narinig ay biglang natigilan si Aling Endeng.
pinukulan niya muna ng masamang tingin ang Don bago hinablot ang ballpen at papel na hawak nito. Imbis na pirmahan yon, sinugatan ni Aling Endeng ang palad at ang dugo niya mismo ang ginamit na pampirma. Ha! Huh. Baliw ka na yata eh! Lumabas ka na nga sa pamamahay ko! Pinaggagawa mo! Huwag ka nang makabalik-balik pa rito, ha! Matapos bigya ng malamig na tingin ng Don at ang dalawa nitong apo na tahimik lang na nanunood sa kanila, ay tumalikod na si Aling Endeng. Nang makalabas ng pintuan ay saka naman hinarap ni Don Ramon ang dalawang apo. Kayong dalawa, itikom nyo lang ang bibig nyo, ha? Walang dapat na makalam sa totoong nangyari sa bahay na ito. Dahil kung hindi, eh pare-pareho tayong malilintikan. Kung bakit ba naman na kailangan nyo pa akong pagnakawan? Pwede naman kayong humingi sa akin ng pere. Napagbintangan ko patuloy yung matandang yon. Ang mabuti pa, tapusin nyo na yung pagbabakasyon nyo rito at umuwi na kayo sa inyo. Yuko naman ang ulo ng dalawang dalagita na mukhang maamong tupa ng mga oras na yon. Lingid sa tatlo, hindi agad umalis si Aling Endeng. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng matandang Don. Halos liparin ni Aling Endeng ang pag-uwi sa kanila habang sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makita ang maliit nilang dampa, ay biglang may lumukob na matinding kaba sa kanya. Bumagal rin ang hakbang ng kanyang mga paa. Hinihintay niyang salubungin siya ni Jopet o di kaya ay dumungaw ito sa may bintana. Makailang beses din siyang napalunok habang pinipigil ang pagpatak ng mga luha. Itinulak na niya ang pinto. Sumalubong sa kanya ang nakabibinging katahimikan. Nang inilibot niya ang kanyang paningin, natagpuan niya ang apo na nasa kanilang higaan. Humakbang siya palapit roon habang bumabalong ang kanyang mga luha sa mga mata. Jopet, apo ko, nandito na lola. Jopet! Umupo sa gilid ng papag si Aling Endeng at saka tinitigan ng apo. Maputla ito at nangingitim ang labi. Hawak nito sa kamay ang nag-iisa nilang litratong maglola. Nanginginig na hinawakan niya ang kamay nito. Halos mawalan siya ng lakas nang maramdaman ng malamig at matigas na kamay nito. Jopet! Apo ko! Nandito na ako! Hindi na ako aalis muli! Pakiusap pa po, gumising ka na! Hindi na kita iiwan na po ko! Pakiusap! Imulat mo na ang mga mata mo! Diba sabi ko naman sa'yo, ngayong linggo, mamamasyal tayo sa parke, diba? Na ngayon, babawi ako sa'yo, apo. Huwag mo akong iiwanan! Ikaw lang ang buhay ko! Ano na ngayon ng lola? Apo! Paulit-ulit na sambit ni Aling Endeng habang umiiyak at yakap-yakap ang wala ng buhay na pinakamamahal na apo. Hanggang kumalat na ang dilim sa paligid, maririnig pa rin ang mahihinang panaghoy ni Aling Endeng. Dahil malayo ang kanilang tinitirhan sa mga kapitbahay, walang kamalay-malay ang mga tao sa lugar na yon sa totoong nangyari sa apo ni Aling Endeng. Isinuot niya sa apo ang paborito nitong damit na binili niya noong nakaraang kaarawan ito.
pinaikutan rin niya ang bangkay nito ng mga kandila. Hindi sasayad ang bangkay mo, Apo, sa lupa hanggat hindi nagbabayad ang mga may kagagawa ng pagkamatay mo. Matitikman niya ngayon ang aking puot. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamatinding ganti sa ibabaw ng lupa. Lumabas si Don Ramon nang makarinig ng mga tawag. Nalabasan niya si Aling Ending na buhat ang isang batang lalaki. Oh, anong ginagawa mo rito sa bakuran ko, matandang baliw? Masdan mo ang ginawa mo sa apo ko! Tingnan mo siya! Pumunta ka lang ba rito para ipakita yung apo mo? Pwes, hindi ako interesado! Umalis na kayo, maglola! Patay na ang apo ko! Hindi mo ba nakikita? Ikaw ang bumatay sa kanya! Ilang ulit at paulit-ulit akong nagmakaawa sa iyo na kailangan ako ng apo ko! Ngunit hindi ka nakinig! Walang kasing itim ang budhi mo! Sagad hanggang buto ang kasamaan mo! Namutla naman si Don Ramon at pinakatitigan ang bangkay ng bata. Kita sa mukha nito ang hindi pagkapaniwala. Ano? Patay na ang batang yan? Ikaw ang pumatay sa kanya! Nadatnan ko siyang wala ng buhay! Ikaw ang pumatay sa apo ka! Baliw ka na nga talaga eh! Bakit dito mo dinala ang bangkay ng apo mo? Mukha bang punerarya ang bahay ko? Umalis ka na nga rito! Dahil kung hindi, tatawag ako ng pulis! Sige! Tumawag ka ng pulis! Dahil darating ang araw na kahit ilang ulit mo silang tawagin, ay hindi ka na nila matutulungan pa! Napipilang naman si Don Ramon sa nakikitang puot sa mga mata ng matandang babae. Para yung nagliliyab dahil sa matinding galit. Tingin niya rito'y iba na itong tao. Sige na, umalis ka na. Kung nandito ka para sa pera, heto, eto ang pera, ayan. Sobra-sobra na yan sa pagpapalibing mo dyan sa apo mo. Diretso lang na nakatingin si Aling Ending sa Don. Ni hindi nga nito sinunda ng sugya pa mga perang inihagis nito sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi ka maliligtas ng pera mo. Humanda ka sa pinakamatindi kong paniningil! Ay, huwag mo nga akong pinagbabantaan, Ending. Hindi isang hampas lupang katulad mo ang tatakot sa akin! Umalis ka na kung ayaw mong ipakalagkad kita! Tinitiyak ko sa iyo na hindi mo na magagamit ang kamay na bakal mo sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti lang sa kanya si Aling Ending na nagbigay ng kakaibang kilabot sa buong sistema nito bago yung naglakad paalis sa kanyang bakuran. Habang papalayo ang maglola, naririnig pa niya ang mahina nitong panaghoy. Pagdating sa bahay, ay muling inilapag ni Aling Ending ang bangkay ng apo sa papag na napapalibutan ng mga sinding mga kandila. Ngayong wala ka na, apo. Wala na rin saysay ang buhay ko rito sa lupa. Wala rin palang kabuluhan ang ginawa kong pagtalikod sa aking Panginoon. Nawala ka pa rin sa akin. Ikaw lang, apo ko, ang naging dahilan para tanggapin ko sa puso ko ang tunay na lumalang. Ngunit hindi ko akalain ikaw ang magiging kabayaran sa lahat ng ito. Ang dami kong pagkukulang sa iyo, apo. Hindi man lang kita nabigyan ng magandang buhay. Nawala kang nag-iisa. Wala ako sa tabi mo. Patawarin mo ko, apo. Patawad. Dating sumasamba sa demonyo si Aling Ending kahit na nang may anak na siya. Kabaliktara ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nagbago lang ang lahat ng yon nang ipinanganak si Jopet at iwan sa kanyang pangangalaga.
natuto siya kung paanong magmahal ng totoo. Dito na umikot ang mundo niya hanggang sa tuluyan na niyang talikuran ang maling paniniwala. Sa harap ng bangkay ng apo, gumawa ng altar si Aling Endeng. Nasa altar ang isang bungunang hayop na may matulis na sungay. Hawak naman niya sa kaliwang kamay ang isang manika na may dalawang sungay na kumakatawan sa kanyang sinasamba. Sa kanang kamay, hawak niya ang itim na aklat na nagtataglay ng mga ritual at dasal para sa ikapapahamak ng isang tao. Sa isang pahina ay mayroon siyang binabasa ng paulit-ulit hanggang kumulog at kumidlat. Ilang sandali pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Magdamag na binasa ni Aling Endeng ang nakasulat sa itim na aklat habang hawak ang manikang may sungay. Hindi nagtagal para yung nagkaroon ng sariling buhay. May lumabas doon na itim na usok at naglaho yon sa ere. Samantala, sa mansyon ni Don Ramon ay hindi naman ito mapakali. Pakiwari nito ay laging may mga matang nakatitig rito kahit saan siya dumako. Kasalanan mo ito, Endeng eh. Naawa na yata ako sa babaeng yun. Para na rin akong baliw. Para may kasama sa mansyon, kumuha ulit ng katulong si Don Ramon. Ngunit isang araw lang nagtagal ang mga ito dahil di umano ay may nakikita silang anino na may dalawang sungay. Mga tonta! Sige! Magsilayas kayong lahat sa pamamahay ko! Mga walang kwenta! Sayang lang ang binabayad ko sa inyo! Galit na galit si Don Ramon nang magpaalam na ang huling kinuha niyang katulong. Katulad ng mga nauna ay ganun din ang dahilan nito. Pinabalik rin niya sa kanyang mansyon ang dalawang apo. Ngunit hindi pa natatapos ang isang araw ay nagpaalam na ang mga itong aalis. Ang dahilan nila ay mayroon nga daw anino silang nakikita na may dalawang sungay. Ano? Pati ba naman kayo? Naniniwala sa kalokohan yan? Matagal din kayong tumira rito kaya alam niyong walang aninong may sungay rito o multo o kung ano man yung gusto niyong itawag. Ngunit nanatili lamang na nakatingin sa kanya ang dalawang apo. Nanginginig sa takot. Para bang may nakikita ang mga ito sa kanya. Nang mapansin ni Don Ramon na sa kanyang likuran nakatitig ang mga ito, dahan-dahan ang kanyang ginawang paglingon. Ganun na lang ang sindak niya nang makita ang kanyang anino na may dalawang sungay. Hindi na rin namalayan ang matandang Don na tumakbo na paalis ang dalawang apo at naiwan siyang nasa loob ng mansyon niya. Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin! Maawa ka! Wala ko atraso sa iyo! Huwag mo ko sasaktan! Maawa ka! Ngunit ang aninong may dalawang sungay ay nanatiling nakatitig lang sa kanya. Sa gitna ng takot na nararamdaman, biglang naalala ni Don Ramon si Aling Endeng. Hindi kaya si Endeng ang may gawa nito? May sa demonyo at ang babaeng yun! Lagot ka sa aking matanda ka! Gustuhin mang umalis ni Don Ramon sa kanyang mansyon, tila mayroong malakas na puwersa ang pumipigil sa kanya. Tuwing tatangkay niyang humakbang palabas ng bahay, para siyang tinutupok ng apoy. Sobrang init ang kanyang nararamdaman. Tinawagan niya sa telepono si Hepe upang magpatulong rito. Hepe, magpadala ka rito kahit ilan na pwede magbantay sa akin. Wala akong pakialam kung may sarili silang trabaho. Basta magpadala ka rito ng mga pulis. Huwag mo sana kakalimutan na malaki ang utang na loob mo sa akin. Lumipas muna ang isang oras bago may mga dumating na pulis na magbabantay kay Don Ramon. Ngunit pati ang mga ito ay nakikita ang aninong may dalawang sungay na hintatakutan ng mga ito na nagsitakbo. Kahit anong pagmamakaawa ni Don Ramon ay hindi na siya pinapansin ng mga ito. Tinawagan rin niya ang mga apo upang tanungin sila
Ngunit maging ang mga ito ay takot na rin bumalik. Maging ang iba niyang kamag-anak ay ayaw na rin siyang tulungan, kahit nag-o-offer na siya ng malaking halaga para puntaan siya. Kahit sinabi pa niyang handa niyang ibahagi ang kanyang kayamanan. Nangyayari na ang lahat ng sinabi noon ni Ending. Ano ang gagawin ko? Kahit pera ko ay wala na rin silbi. Kahit siya ay ayaw na rin tumingin sa anino. Napagtanto niya kasi na ang aninong may dalawang sungay ay ang mismong anino niya. Bigla siyang napatingin sa labas ng gate ng kanyang bahay. Naroon si Ending. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Halos gumapang na rin siya sa paglapit rito. Ending, maawa ka sa akin. Tulungan mo akong makalis rito, pakiusap! Ha? Bakit? Noong bang paulit-ulit akong nagmamakaawa sa'yo, nakikiusap? Pinakinggan mo ba ako? Kahit man lang sana para sa apo ko. Ngunit matigas ka at walang puso. Wala kang awang makukuha sa akin. Gusto ko lang makita kung gaano ka kamiserableng nakatira sa mansyon mo. Ana, masarap bang mag-isa? Walang kakampi? At walang gustong maawa sa'yo kahit napakarami mong pera? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo lang ako? Labis na ako nagsisisi sa mga nagawa kong mali. Wala! Hindi ka ba naawa sa akin? Matanda na ako. Taon o buwan na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Tama na ang pagpapahirap na ginagawa mo sa akin, Ending. Eh bakit? Hindi ka rin naman naawa sa akin, hindi ba? Sa isang uugod-ugod na hampas lupang matanda. Ending, luluhod ako para lang makita mong nagsisisi na ako sa ginawa ko sa iyo. Lumuhod nga ang Don, ngunit ni Katiting ay walang naramdamang awa si Aling Ending. Bagkus, nakaramdam pa siya ng kasiyahan sa nakikitang paghihirap nito. Akmang tatalikuran na ni Aling Ending ang Don nang tawagin siyang muli nito. Wag kang umalis, Ending. Wag mo kong iwan rito. Natatakot ako sa aninong may dalawang sungay. Habang buhay kang uusigin ang aninong yon sa ginawa mo sa akin, lalo na sa kawawa ko nga po. Oh, inaami ko kasalanan ko kung bakit namatay ang apo mo. Inaami ko ang lahat ng pagmamalupit ko sa inyo. Patawarin mo na ako, Ending. Pakiusap, patawarin mo na ako. Huli na para sa pagpapatawad. Wala na ang pinakamamahal ko nga po na siya lang ang lahat sa akin. Pinatay mo siya, kaya dapat lang habang buhay kang magdusa. Patayin mo na lang din ako para makabayad na ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Kung yun lang ang paraan para maibsan ang nararamdaman mo. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Aling Ending. Hindi ganun klaseng paghihigante ang gusto kong maging kabayaran sa ginawa mo sa apo ko. Isang mahabang buhay na parusa ang nais kong ipataw sa iyo. Hindi ka mamamatay agad dahil masamang damo ka. Tuwing makikita mo ang anino sa iyong likuran, ay lagi mong maalala ang nangyari sa apo ko. Yan ang magpapaalala sa kasamaan ng mga tao mo. Ang anino na yan ang sumasalamin sa iyo bilang tao. Hindi, ayoko nito. Tulungan niyo ako! Saklalo! May nakakarinig ba sa akin? Tulong! Handa akong magbayad ng malaki kung sino man ang makakatulong sa akin! Baka wala lamang ako rito! Wala! Walang tutulong sa'yo! Kahit mamaos ka ba sa kakasigaw mo dyan! Paulit-ulit na sumigaw si Don Ramon. Nagmamakaawa siya kay Aling Ending na balikan siya at tulungang makalis sa tila hawla na yon na kanyang tinitirhan. Ngunit nagmistulang bingi ang matandang babae na tuloy-tuloy lang sa paglalakad palayo. Samantala, naiiling na lang ang mga taong nakasaksi sa pagwawala ng matandang Don. Hindi na bago sa kanila ang ganong eksena rito sa tapat ng gate ng bahay nito. Tuwi-tuwi na ay animoy lagi ng kausap nito si Aling Ending na dating kasambahay.
May tatlong buwan nang nakalilipas nang matagpuan ang maglola sa dampang tinitirhan ng mga ito na magkayakap sa papag na wala na rin buhay. Ang nakakita sa mga bangkay ng mga ito ay ang anak ni Aling Ending na bumalik para sana dalawin ang ina at ang anak. Wakas!